Naku po, lagot ako. Nakalimutan ko yung kanin. Use oil na yan, guys. May natutunan pala ako na pinaka-favorite ng mga chef na gamitin is yung used oil. Kasi ito na ang ating crispy liempo. Good morning, guys. Sobrang nakaka-ano. Happy ngayon dahil birthday today ni Ezekiel. So, nag-decide ako na mag-vlog ulit kasi para ma-document namin yung pinaka-celebration namin sa kanya. Very, very simple lang naman. Kami-kami lang family. Pero but before that, uupo muna ako dito sa aking pwesto, sa aking computer. Ayan. Dito sa kwarto may sinet up kasi kaming computer. Kasi hindi ko naayos kagabi yung aking i-upload. Lalagyan ko na lang ng details. So, sana panoorin nyo. Support nyo naman tong video natin na to. Kasi, for a cost to, na-mention ko na doon kung para saan natin gagamitin yung revenue neto. So, sana pa-support naman. So, ayan lang, guys. Maglilinis muna din ako ng bahay. Then, mamaya, share ko sa inyo yung mga ilang clips ng aming konting celebration dito sa bahay. Dito yung dalawang dogs namin, oh. Morning. Tulog pa yung mga bata. So, ayan si Lily. So, paglaki niya tapos napanood niya tong video na to, kikita niya, hitsura niya kung paano siya matulog. Tapos, syempre, si birthday boy tulog pa. Si birthday boy may sariling kwarto pero hindi pa niya kayang humiwalay sa amin. Natatakot pa siya. Ako ng mga bibili ni daddy sa grocery kasi maraming kulang. Total, kami-kami lang naman nakakain. So, no pressure kahit anong oras ako magluto. Ngayon, dito tayo sa table. Likpit ko muna itong hinugasan ko. And, maghuhugas pa din ako ng mga nagamit niya kagabi. May ballpen ako kasi gusto kong maglista. Tapos, magluluto tayo ng ano to, pusit-pusit. Ayan. Masarap to kasi, pang-breakfast. Masarap to kapag bagong luto. Mas makrispy siya. Ayan. So, ito na yung aking mga lista. Mahilig din ba kayong mag-ganito pa? Ako, mahilig ako. Pasko na din yung mga ilang gagamitin ko. Mag-start na ako, though kailangan muna maglinis ng konti kasi yung mga toys nilaro kagabi ni Elise, ayan. So, kailangan ko lang siyang iligpit. Tapos, may mga ilang mga files ako na kailangan ko din itago. Nilabas ko na rin yung ating lulutuin today kasi ang request niya is tempura. So, ito yung dalawang hipon natin. Sakto lang naman yung laki neto, pero dahil favorite niya ang tempura, start ko na siyang gawin ngayon. Tapos, init-init na lang, i-dip-dip fry na lang para crunchy pa din pag kinain namin mamaya. Pag ano na ako, nakapagluto na ako ng breakfast namin, pero tulog pa din yung mga bata. Si daddy umalis na mag-grocery, para pagbalik niya, makapag-start na din ako magluto. Pero yung iba, start na akong mag-prepare para mamaya luto na lang ng luto. Ni-fry ko lang ngayon is ito. Ano to? Scrambled egg na merong palaman sa loob. Century tuna. Ayan, bituksan ko talaga. Tsaka yan. Nag-fried rice ako. Egg rice with margarine kasi gusto yan ni Ezekiel. Kumain na si daddy kaya yan na lang natin. Ayan. Coffee na lang tayo. Ating hipon na ititempura. Ang gagawin natin, magbe-breakfast lang muna ako. Tapos, mamaya, start na tayong himayin-himayin siya. Papakita ko sa inyo yung way ko kung paano gumawa ng tempura. So, tempurang pambata kasi si Sikel medyo gusto niya yung, alam niyo, yung typical na walang mga lasang herbs sa mga ganun. Pasok ko dito sa kwarto, ito eksena. Ang cute nilang dalawa. O, ganyan sila kagulong matulog kasi ang gulo ng bed. Ayan, oh. Ang cute! Si birthday boy, sarap ng tulog. Tapos si Didis. Okay, ano nga? Aba, sabay pa uminat yung dalawa. Tulog ulit. So, mag-start na tayo na ayusin yung ating tempura. Ang ginagawa ko, para mapakinabangan yung pinakaulo niya, is, ayan, naano ko siya, nihiwa ko ng paganito. So,
Para ito, hinahalo ko to sa gulay minsan. So, ilalagay ko lang to sa freezer. So, ganyan ako kapag nagano gumagawa ng tempura para hindi siya sayang. Malasa kaya yung ulo nito. So, hiwain lang natin lahat. Map na paghiwalay natin ulo at katawan. So, ang next naman natin gagawin is babalatan natin siya. So, papakita ko din sa inyo kung paano ko siya binabalatan at kung ano yung dapat na hiwa. So, pwede naman natin siyang kamayin through ganito. Yan, pag ganito lang. Tapos, iiwanan natin yung part na to. Yung iba, meron silang pantusok dito. Yan, dyan. Para mas madaling umangat. So, ganun lang naman siya kadali. Yan, so, ganyan lang. So, para makuha natin yung pinaka-plat, meron yan dito. Tanggalin natin to. So, ang ginagawa ko, para maging plat siya, dito natin siya sa gitna hihiwaan. Tanggalin na rin natin tong ano niya. Yan. So, yan. Ganyan. Kasi kapag, yan, okay siya. So, magpa-plot siya kapag ganyan. Bibigyan ko pa kayo ng isang sample. Kapag naman kasi, kabalik na rin ang gagawin natin, kunwari opposite, sa likod tayo maghihiwa, mag-o-open siya, bubuka siya. Ganito mangyayari. Balatan lang natin. Kunwari, dito natin siya babalatan o hihiwaan. Ganito naman ang kanyang mangyayari. Yan. Para may option kayo, kung ano ang mas maganda. Kapag ganito kasi, may tendency na mag-open yung ano ninyo, tempura ninyo. Ayan, dito. Mahati siya dito. Ganyan na mangyayari yan. Hindi naman pwedeng hindi ninyo siya isagad yung pagkakahiwa kasi hindi siya ganun magpa-flat. So, yan. So, ako, mas gusto ko yung ganitong way ng paghiwa. Ito na yung ating nahihiwa na shrimp. Tapos natanggal natin yung kanyang mga ano, parang bituka. Ayan. So, yung blue sa top, tsaka yung, ay, yung blue sa pinakaloob niya, sa pinakagitna. Tapos yung sa ibabaw dyan, yung parang ganyan na bituka. So, mas maganda na tatanggal niya yan para malinis na malinis. So, ngayon, magpiprepare na tayo ng kanyang pang-weddings. Big talagang sumabay siya eh. Oh, yung pasulput-sulput lang ang bubos. Tapos ang hina, oh, wala na. Oh, yan. Tapos mamaya magkakaroon, tapos sobrang hina. Ngayon, magpiprepare na ako ng pinaka-breadings natin. Guys, ako, mahilig ako mag-stock ng flour para anytime na gusto kong magluto or kailanganin ko yung flour, nakaready na ako. So, eto, ayan. Medyo madami pa. Tapos, breadings, nag-stock din ako. Tapos, meron ako sa inyo ito introduce na ano, nabili namin ng mga spices na sa isang lalagyan is kompleto na. Ito. Ayan. So, ito yon. Ang brand nito is, ayan, Herb Seasoning Mix. Ayan, yung pangalan niya. Meron to sa grocery. Apat na klase na to. Ayan, makikita ninyo sa pinaka, ano niya. Ayan, yung bukasan niya. Tapos, meron siyang oregano. Ayan, hindi lang nagpo-focus yung camera. Oregano, rosemary. Ayan, rosemary. Tapos, basil. And, eto, meron pala siyang mix. So, parang tatlo lang pala talaga yung pinaka-seasonings niya. So, share ko sa inyo kung paano ko mag-prepare ng pinaka-dip natin dito. And, habang nagpiprepare tayo, magpapainit na ako ng cooking oil para, naku po, lagot ako. Nakalimutan ko yung kanin. Kanina ko pa ito pinapainin. Doon ako na busy sa pag pre-prepare nung hipon. Nakalimutan ko. Lagot ako. Tadaan! Ay, totong yung gilid. Ayan, oh. Ewan ko, nakikita ninyo. Pero basta, totong yung gilid niya. Lagyan natin ng lights. Ayan. Di ba, wala na ako magagawa nandiyan na yan. At least, okay naman yung gitna. Ako lang na may sinasaing pala ako. Netong maglalagay na ako ng ano? Magluluto na tayo, mag-start na tayo mag-fry. Dito tayo magluluto sa happy call.
maganda dyan. Alala ko lang na ano. Ay, sorry. Nagsasahing pala ako. Alam mo, yun talaga yung ano ko ever since. Kapag ako nakatoka magsaing, lagi ko talaga nakakalimutan na ako pala ay may pinapainin. Ayoko naman mag-rice cooker kami kasi ano, madami kasi kaming computer sa shop. So, ayoko naman makadagdag kasi yung sa bill namin. Kaya, alam nyo, hanggat makakatipid ako, yun talagang ginagawa ko. Alam nyo, simple lang naman ako, hindi naman ako mag-garbo. Mas gusto ko pa nga yung mga buhay-buhay probinsya, yung mga ganong datingan. Make it sure na nakaano siya, medyo lubog yung ating pagpa-fry para makrispy talaga. Ayan. Sa ating flour, maglalagay ako ng salt, iodized. Sakto lang guys ha, make it sure na ano na ninyo, matansya ninyo. Tapos, pinong paminta. And, lagay tayo ng mixed herbs. Ayan. Pero kung gusto ninyo, ako alalay ako sa paglalagay. Kasi, ayan. Si Sikel ayaw niya ng mga herbs-herbs. Kaya konti-konti lang talaga. Ayan, lagay lang ko ng rosemary. Okay, kung ano yung mga nilagay ko dito, yun din ang ilalagay ko sa egg. Tapos yan, sa breadings, okay na yan. Pre, mimix lang natin tong mabuti. Kapag na-mix na natin, mag-start na tayong mag-dip. Kasi ang ginawa ko, habang piniprepare ko to, yun, naka-ready na yung ating cooking oil doon. And malapit na siyang uminit. So, sakto lang, just in time. So, ito guys, nabida ko na to sa inyong pang-mix ko na to. Bili kayo neto, wala pa tong 100 pesos. So, talaga nagpo-promote ako, hindi naman ako nagtitinda neto. Pero, no-promote ko lang talaga siya. Ayan. So, okay, start na tayong mag-dip. Tumpulan ko kayo kung paano ko gumawa. So, kuha tayo ng shrimp. Tapos, dahil favorite ni Sikel ang cheese, ayan, maliliit lang na cheese, make it sure yung kasya lang talaga sa pinaka, ano niya, ayan, pinaka shrimp. Tapos, i-dip natin siya sa flour. Ayan. Pag na-dip natin, hawakan niyo yung cheese kasi baka malaglag. Maghakapit naman yan pag nilubog na natin siya sa ano, sa cooking oil. Tapos sa egg. Ayan. Hawakan niyo yung cheese kasi baka malaglag. And last, sa ating breadings. So, maganda kapag bagong lagay, ayan, bagong dip siya, saka natin siya ilalagay kasi sobrang crispy pa ng breadings, ayan. Okay, then, dip na natin. So, gagawin ko lang yung the rest, tapos mamaya magte-taste tayo. Na si Daddy, dito na yung mga ilang pinamili niya, tsaka yan. Ang problema, nakalimutan ng bell pepper, kaya tayo ay mag-harvest dito. Sana mayroon, kaso sobrang liit pa to, hindi pa to pwede. Pero wala kasi akong pang sangkap. Ayan o. So, ito, apat. So, kitasin na natin to. Ang liliit, ayan. Wait lang, Daddy, mamimitas muna ako ng bell pepper. Ang liit pa nito eh. Ay, kunin ko na. Isa pa. Tatlo. Ito yung last. Ito na to. Ito yung na-harvest natin na bell pepper. Wala kasi tayong pangsahog sa pansit. Ito yung ibang mga greenery. Yan. Ganto lang yan kayo. Isa kang week. Sige. Meron tayong malaking Oshie Pop para kay Didis. Para kay Didis. Wow! Mayroon siyang clay! Are you happy? Wow! May clay ang bata. Iniiyakan niya yan. Sige. Sige, help mo muna si Daddy. Ano to? Ah, sa Toy Kingdom. Ah, sige. Si-set up sila ng... Set up muna kami ng table. Time to, ano,
arrange yung mga grocery. Ito yung tapos thank you. Wala na kasing toothbrush. Dapat soft. Ayan, bumili kami ng map, sira na map namin. Tapos ito, sobrang natuwa ako dito sa tray na to. Perfect na pag umalis kami pang travel. Kasi supposed to be papalitan yung sa CR kaso na gusto ko. So, start na ako. Nasaan yung ano, beef pork? Andun, dyan, andun sa papel. Ayun, nasa papel. Dito, sige na. Ilis! Ilis, tingin mo. Ilis! Ilis! One, two. Blow the candle. Oh, blow niya na, blow. 1, 2, 3, blow. Blow ka na. Wow, galing. Sige pa. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday, Kuya Ezekiel! Ayan po yung kanyang mga prepare namin. Ayan. Konti lang. Para sa amin lang talaga. Happy birthday, Kuya! Happy birthday, Kuya! Kain naman kasi ng kain eh. Meron siyang clay. Tingin ako ng clay mo. Wala na. Minix na yung clay. Hi, little girl. Ayan, natapos din yung celebration ni Kuya Ezekiel sa kanyang birthday. Actually, anong oras na? 11:15 na ng gabi. And biglang, kahit ako yung tipong nagluto, nag-prepare kanina, nung kakain na kami, feeling ko busog na busog ako. Tapos, ngayon, dahil 11 na, parang feeling ko nagugutom ako. So, ganun din ba kayo? Di ba kasi minsan pag ikaw yung nagluluto, parang minsan wala ka ng ganang kumain or kaya feeling mo busog ka na. So, ganun ngayon yung pakiramdam ko. Kaya nga naman, eto, maghahanap ako ng makakain sa rep. Yung lulutuin. Parang siguro, may nakita kasi akong liyempo. Supposed to be lulutuin ko kanina. So, parang nagkikrave ako sa liyempo. So, ano pwede pa? Sana hindi pa. Parang feeling ko pwede pa. Pakita ko sa inyo. Tingnan nyo yung laman ng ref namin. Naka-plastic-plastic yan per luto kasi. So, hindi na na-arrange ng maayos. May awang-awang na dito. Basta siksik na lang kanina kasi mabilisan. Tapos, ito yung liyempo. Kanina nagluto din pala ako ng ano. Na gumawa kami ng lumpiang Shanghai kasi favorite yan ni Sikel. So, i-out ko lang tong liyempo na to. Siguro kasya na sa amin yung isang pahaba. Ilabas ko lang. Nagawa kong clip today kasi nabisi nga ako sa ano sa pagluluto pero kaninang umaga hindi ako nakapag-skincare as in totally talagang nasa mind ko lang is magluluto ako, magpiprepare ako so nakalimutan ko ngayon na lang ako nakapag-skincare and alam niyo naman na nagre-rejuve ako kaya sobrang happy ako kasi natuyo na yung aking pimples dito tapos eto na siya. Kaya alam nyo, effective talaga sa akin na rejuvenating set. Kapag meron akong pimples, ang bilis-bilis niyang naano, ang bilis-bilis niyang natutuyo. Tapos kanina yan, meron ako mga ilang spring onion na nakuha. Itatanim ko yan. Pag ganito, mabilis siyang mabuhay. Painitin ko ulit yung ating tubig. Yan, kasi nakapaghugas na din ako ng dedean. Ayun. Yan, medyo so far okay na yung aming ano. Okay na yung aming kitchen, narinis na yan. Nakapaglinis na ako ng dedean. Kaya, magtsatsaa din pala ako. Pero ang gusto ko, dito, pinapatuyo ko na muna yung mga dapat itago ng mga tupperware. Alam nyo ba guys, grabe ngayon ang presyo ng mga bilihin. Dahil siguro, dahil sa bagyo, di ba marami mga nasalanta. Yung kamatis, tingnan nyo naman, ang liliit niya. And normally, kapag bumibili ako ng kamatis, malalaki. Kasi ito ang liliit. Tapos, 40 kasi siya, 1/4. So, ito, kulang-kulang 100 pesos na to, yan lang. So, ganun siya kamahal. Ang good thing, ang bawang, parang ano lang siya, 120 per kilo dito sa amin, ha. Pero guys, alam nyo, may gagawin akong business na bawang. Kasi meron akong kausap sa Marin Bulacan na meron silang mga bawang. So, babawasan ko lang ng 20 pesos si bibenta ko dito sa may sa amin. So, ako ay magpiprepare lang ng tsaa and yung aking yempo.
Let's make some interview with the birthday boy. Oh no, what are you doing? Hey boy, how's your birthday? How's your birthday? How's your birthday? Naglalaro na naman kasi siya, oh. Ayan, oh, ate. Dalawin monitor niya. Bakit dalawin monitor? Ah, sige. Interviewin lang kita. How's your birthday? No. Nabusog ka ba? Nasunod yung kanyang request kasi ang request niya lang very, very simple. Mami, can I have more shrimp? Ah, inubos ko na lahat ng shrimp. Niluto ko na. Tapos, naubos na lahat yung shrimp. Request niya kasi sa birthday niya, Mami, ang gusto ko lang, tempura na shrimp, spaghetti. Ganun lang kasimple request niya, tsaka Shanghai. Tapos sabi niya, egg and hot dog. Natawa lang talaga ako eh. Mga normal na food lang ang gusto niya. Ganyan lang siya kasimple. Kasi ang gusto niya is Robux. Nagpabili yan ng Robux. Pagpabili yan ng Robux. Magluluto ako, kakain kami ni Daddy. Magmi-midnights na kami kasi parehas kami na ano. Parehas kami nagutom. You want? Ayan, ako ay nag... Oo, pinapano ko na. Pinapakuluan ko na yung yempo, tapos ipiprito ko na lang. Gusto ko lang kasing lumambot siya ng konti. Ayan. Walang halo, as in tubig lang. Mamaya ko na lang siya titimplahan. Tapos, syempre, gawa tayo ng tea. Kasi ganito ginagawa ko. Kapag nag-init ako ng tubig, sinasabay ko na yung paggawa ko ng tsaa. Ayun, gusto ko palang umakyat sa taas. Kukuha ako ng oregano. Tama na to. Tayo. Sobrang tubig. Kasi ano yan eh. Yung hot water niya, no? Madami yan. Ipambabanli ko dito sa Dede Anis-Ilis. Hindi, nung time na baby pa si Elise, hindi naman kasi kami bumili ng pang-steamer talaga ng ano, pang-steam ng mga bottle. Puro ganito lang. Kasi ayaw ko na din mag-stock ng mga gamit dito sa bahay na pang-baby. So, yung pwede, kung ano pwede, yun na lang. O, Poopy. Andiyan siya sa labas. Yung aming Christmas light, binuksan na namin. Ayan. Tara, punta tayo sa taas. Medyo madilim. Sobrang kabisihan ko, hindi ako nakapagdilig. Pero, basa-basa pa naman yung mga lupa. Kaya, I think okay lang. Yung labog, lumalaki na. Kuha tayo, meron dito nakapitas na. Ayan, kita nyo ba? Mag-fill the light tayo. Ayan. Ito, napitas na. Ito na yung kunin natin. Ayan, tuloy-tuloy yung pagtubo niya. Tuwang-tuwa talaga ako dito sa oregano na to. Pag itatali ko. Hindi ako nakapagdilig kanina. Ayan, mukhang okay naman. So far sila, naninilaw talaga yung mga sili. Di ko talaga alam kung tutuloy ito eh. Sana, pero sana tumuloy. Ito, sumigla na yung na-transplant ko. Ah, ayan. Sumigla na yung mga ibang na-transplant. Check lang ako. Ayan na yung kamatis. Umuulan kasi kanina, kaya I think okay lang. Sana naman maraming mabuhay na mga buto. Ayan o. Mga buto ng beans. Ay, ano to? Kadyos. Ito kamatis. Ito mga beans to. Beans talaga. Ay, mga sitaw. Ayan. Tapos... Ayan, sana mag-okay sila. Gawin lang natin, hugasan muna natin. Kumukulo na yung ating yempo, pero hindi pa yan. Isa lang naman ng nilalagay ko ito. Ay, nakunit. Isa lang nilalagay kong oregano. Kasi masyado namang matapang yung pagka-herb niya kapag sobrang dami. So, yan o, kumukulo na siya. Ayan, lalagyan nyo siya lang dyan sa mainit na tubig. Tapos, syempre, lalagyan natin ng lemon, konting sugar, and syempre, yung tea. So, ayan na. Nako, wala pala kaming sugar na nakalagay sa lalagyan. Kaya, eto, nag-refill pa ako. Kaka-refill ko lang yan. And, wait lang. Mabaliktarin ko muna itong ating, para maluto din hanggang ilalim.
Pakuluin ko lang siyang pakuluin hanggang medyo maubos yung tubig. Para lumambot talaga siya. I think pwede na nga yata ito. Minsan, yung ginagamit kong tea is yung ano, ginagamit kong pang sugar, yung alternative sugar ko is yung dates ng galing sa Saudi. Meron pa kasi akong konti. Tapos kapag umuwi kasi yung ano, yung ate ni JR galing sa Saudi, kasi nandun sila nagwo-work. Ayun, inaano nila ako. Binibilhan nila ako. Uy, meron pala silang ginawang ano, oh, gelatin. Siyempre, gusto natin itong tikman. Ewan ko ba kung kailan naman kasi gabing-gabi na. Doon naman ako nakaramdam ng gutom. Kanina naman, hindi ako makaramdam ng gutom. Painit na ako ng cooking oil. Medium heat lang tayo kasi ano ko pa. Use oil na yan, guys. May natutunan pala ako na pinaka-favorite ng mga chef na gamitin is yung used oil. Kasi, sabi nila, yung parang pinaka-amoy or aroma ng chemical, mas nabiburn na niya. So, kapag ganito, mas sinasabi nila na mas safe. So, habang low heat lang tayo dyan, pinapainit ko yan, i-drain ko kasi to. Mas maganda kasi wala siyang water. Totally wala siyang water para una, less din syempre sa ano. Ayan. Less din syempre sa yung tumatasik-tasik yung mantika. Ayan. So, para mabilis, ang pwede natin gawin dyan is kuha lang kayo ng tissue. Tulad nito, lagi ako dito may naka-reading tissue. Ayan. So, ganyan na lang kesa yung sa roll. Mas mabilis gamitin kapag ganyan. Pero, syempre, depende sa inyo kung ano mas trip ninyo. Tapos, ganyan-ganyan nilang natin siya. So, hanggang ma-absorb niya yung pinaka, ano niya, ayan, ma-absorb ng tissue yung kanyang pinaka-tubig. Hindi naman all, pero at least nababawasan. Sobrang init. Mamaya, magiging crispy yan. Pakita ko sa inyo. Kasi, guys, nakuwento ko na ba sa inyo na ako ay may maraming atsara. Pakita ko sa inyo. Atsara. Dalawang ganyan. Actually, so, madami siya. Meron pa yung parang nakalagay sa mayonnaise na parang pabilog. Pero, pinamigay namin. Ito, kalahati na lang. Ayan. Mahilig akong gumawa ng etsara kasi yung mahilig kami sa mga fried ano dishes. Pisa nyo lang yung luto natin. Kaya, ang ginawa ko lang, nilagyan ko lang ng salt and pepper tsaka konting herbs. So, ganyan lang ang ginawa natin ngayon. And, syempre, hintayin ko na lang uminit yung ating cooking oil. Make sure, guys, na kapag start na kayo magluto, gumamit kayo ng pang-cover kasi sure na sure yan, tatalsik talaga yan. The expected, grabe yung kanyang putok-putok. At buti na lang, maganda yung aking takip, mabigat. Kaya, hindi niya kinakaya yung pressure nung kanyang ano. Yung pagputok-putok niya, lakas, tumutunog kanina. Ito na ang ating crispy liempo. Pero mas maganda kung i-chop natin para ano na siya. Bite size na lang talaga siya. Tingnan natin konti pressure. Ayan guys, yun yung kabuang nangyari sa araw nito. Sana nag-enjoy po kayo sa aming kwento. Ayan, so nagde-dessert na ako. Pero e-end ko na po yung vlog natin for today kasi ako ay magpi-film naman ng meron ako kasing nabili na lip tint and bago siya sa market. So, gusto natin siyang gawa ng review para if ever na gusto ninyo, sisikal yun, if ever na gusto ninyo, at least meron na kayong idea kung maganda ba siya or kailangan ba ng konting improvement kasi bago nga siya sa market. But then, first time ko lang hindi siya gagamitin. Totally, hindi ko pa siya nabubuksan. So, i-discuss ko na lang yon sa ating separate na video. Ayan guys, thank you so much for watching. Syempre, kung bago ka sa ating channel, please don't forget to hit the like and subscribe button. And of course, I hope na makita ko kayo sa next video. And thank you so much po sa ating mga regular viewers. Ayan, thank you. Bye-bye. See ya.